Andrea? Nawala yata si Andrea. Nasa Boracay po kasi siya, mga kaibigan. So baka medyo may konting difficulty lang po sa technicalities. Ayan, wait lang po. Siguro later, balikan na lang natin uli si Andrea para mag-greet. Anyway, ang ating pong isa sa mga bida sa pelikulang Pugon, he's an award-winning actor for film, television, and theater. Please welcome Mr. Soliman Cruz. Magandang araw po at walang humpay na ulan. Magandang araw po, Mr. Soliman. All right. Next, ito po ay introducing sa pelikula, a new face on the block, isa pong mahalagang kanyang character. Please welcome Ms. Jhassy Busran. Jhassy? Hello po, good afternoon po sa inyo lahat. Maraming salamat po at binigyan niyo po kami ng oras para dito sa press ko namin. Sobra po namin na-appreciate yun at sana po ma-enjoy niyo. Salamat po ulit! Thank you, Jhassy. Oh, Jhassy with an H ha, mga kaibigan. Ang spelling. And now, ito naman po ang isang bagong bagets pa rin. Gumaganap pa rin isang mahalagang papel sa pelikula. Please welcome Bamboo B. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana po nagustuhan niyo po yung aming trailer and sana po mapanood niyo po mismo sa KTX yung Pugon namin para po mas ma-enjoy niyo po talaga yung story. And ayun po, maraming salamat po sa pagparito. Ayun lang po. Ayan, later on makikilala niyo pa rin si Bamboo. Ang kanya pong screen name, mga kapatid, with the B lang, ha? Bamboo B, period. And of course, ang pinakabagets sa 13 years old yata siya. Another new face on the block, please welcome Cassie Kim. Hello po, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Cassie Kim, gumanap bilang Lita. Thank you po. Thank you, Cassie. Another newcomer. And of course, last but not the least, mga kaibigan, the captain of the ship. Kung hindi po dahil sa kanya, ay wala po tayong pelikulang Pugon. Please welcome Direk Gabby Ramos. Direk. Hello po sa inyo lahat. Magandang hapon po. Gabby Ramos po, gumanap bilang director. Welcome po. Maraming salamat sa sa time ninyo. At I'm sure marami po tayong matututunan ngayon. I'm sure marami pong mga tao dito na ngayon lang nakita, lalo na po ako. Maraming salamat po talaga sa time ninyo. Sana po mahalin nyo rin po kami. Thank you po. Alright. Ang Pugon po ay ang initial offering ng REMS Films. So without further ado, bago po ang question and answer portion natin, ay ipapanood po namin sa inyo ang official trailer. Mel, nandiyan na si Miss A, nandiyan na si Ian, pupunta sa magiging prostitute. Hindi ito yung kwentong ito. Ito yung kwento na possible naging kalaro mo ng bata, possible naging kaibigan mo, o naging kasambahay mo. Ito yung kwento na nagiging normal lang sa Pilipinas, lalo na sa amin sa mga probinsyano kagaya namin. Yung kwento na ipiniprenda ang kanilang anak para maghanap buhay at yung kanilang mga sweldo inutang na ng magulang. So marami siyang muka na may mga muka na hindi na makauwi, may mga muka na hindi na makabalik sa kanila, may mga muka na kunwari pinag-aaral pero kinakatulong na. Gusto ko siyang ipakita na hindi porket child labor, parang prostitution na agad, ganun na agad. Ito yung kwento ni Pugon. Pugon is, para siyang oven eh. Meron kang tinapay na niluluto. So depende kung paano mo lutuin. Pag nagkamali ng chef, sunog ang tinapay. Pag maganda ang pagkakaluto, maganda ang kakalabasan. So yun yung kwento ni Pugon. Ayan, thank you, Direk. At least meron na po tayong idea ng movie store, storyline. So, shoot na po tayo, mga kaibigan, sa ating mga kaibigan sa press. The first question will come from Mr. Bobby Requintina, Entertainment Editor of Manila Bulletin. Bobby? Magandang hapon po.
kay Direk muna. Direk, you mentioned na parang based sa reality din tong pelikula na to, no? May pinag... Naputol yata yung... Opo, parang hindi ko po lang. Hindi ko po nakuha yung huling sentence. Sorry, sir. Bob. Hello? Kung may yun nga kung base ho ba to sa tunay na pangyayari ito nga piko lang ito. Inspiration siya. Sir Bob. Okay. Meron akong yaya, I'm sorry, parang kasambahay na hanggang ngayon nagtatrabaho pa sa amin. So okay. Nung bata pa siya, kasama namin siya sa nag-aalaga sa amin, kambal kasi kami. Tapos hindi na siya nakapag-asawa. Okay. Yung sweldo niya dinadala sa magulang. Ngayon namatay na yung magulang niya. Ngayon yung sweldo niya dinadala sa mga kamag-anak niya. So sabi ko, Yaya Sean, bakit yung sweldo mo sa kanila napupunta? Sabi niya, hayaan mo na, okay naman ako sa inyo. Tapos marami siyang mga kasamahan din nung bata pa. So nung inalam ko, nasaan yung mga kasama mo nung bata na naging kasambahay din? Yung iba okay, yung iba hindi. Para lang normal sa buong buhay namin na gano'n, parang normal lang. Okay. Yun yung it's not based on true story, pero yung hugot ko, realidad talaga, sir Bob, realidad. Okay, na pinanggaling niya. Okay, thank you direct. Kay din naman po. Jhassy, nung in-offer sa'yo itong pelikula ito na ganito ang tema, ano yung initial reaction mo? Ako naman po, nung una ko po talaga nabasa yung script na sabi po, ganito nga po yung project ko. Sobra po akong natuwa na kinabahan kasi, yun nga po, iba po yung storya niya. Iba po siya sa mga alam kong istorya. Pero, thankful naman po kasi liwanag po nila sa akin ng mabuti na doon ko po pinaka nagustuhan yung storya kasi meron po tong aral. Kaya tinanggap ko rin po talaga tong project na to. Paano mo siya pinaghandaan? Ako po, nagtanong-tanong po ako, nag-practice po kami kung paano gumawa ng tinapay. Nagtanong-tanong po ako kung paano ba yung buhay ng isang tagagawa ng tinapay. Sa nagturo po sa amin, tinanong ko po siya kung ganito po ba, tama po ba na ano po yung feeling ng gumagawa ng tinapay? Ano yung feeling na nasa initan ka buong maghapon na yun lang yung ginagawa mo? Ganun po yung ginawa namin. Okay, thank you, Jhassy. Last question na ba kay Mr. Soliman? Sir, first time niyo po bang gumanap ng ganitong klaseng role din? Paano rin po pinaghandaan yung role na to? yung role na to kung ilang beses na ganito. Meron na kasing maraming role na deranged yung mental health na nagampanan ko. Pero ito kasi yung parang ako bilang character na parang nasa Pugon din ako yung opo. Oh, merong kasi yung sa Pugon, di ba, pag nagmeron kang hinulma, tapos ilalagay doon, kailangan mo timplahin. Ako sa loob hindi na ako makalabas dun sa Pugon ng aking pagkatao. Okay, salamat po and good luck po sa movie. Thank you po. Nasunog. Salamat po. Okay, from Manila Bulletin, ito naman po. Punta tayo sa Philippine Star. Our next question is from Charmy Joy, Pagulong of Philippine Star. Charmy? Hi, good afternoon. So yung question ko, this is for everybody. Kasi ngayon, child labor is on the rise, fueled by the pandemic. So, what are your thoughts on kids na these days that are forced to do work, you know, in order to make ends meet, lalo ngayong pandemya? Sa lahat ng kasiyan, Charmy, gusto mo? Or kay Direk muna?
Ay, yes, kay, pwede kay Derek muna. Derek muna, followed by Dara. Ah, ang ganda ng question eh. Pag nasagot ko, parang pang Miss World ito. Pag nasagot. Pero ang ganda ha. Dalawa po yan eh. Minsan kasi, gusto kong sisihin yung mga tao na hinihila yung mga anak nila para sa child labor, para makapagtrabaho. Pero ang purpose kasi ng child labor, lalo yung magulang, para kumita, para mabuhay sila. Minsan, yung mga bata, sila na rin kasi ang nagpipresinta, sila na rin ang gumagawa ng paraan para mabuhay yung magulang nila. So, sa kahirapan, yung oportunidad para kumita at sa demand, pag binalansi mo, pag gumamit ka ng sukataan, parang tama. Pero sa sukatan natin, sa sistema natin, sa batas natin, mali. So, ang akin lang, pag pareho ang consent, mali talaga. Pero hindi naman lahat ng mali is morality right at saka morality wrong. Siguro, kung pinwersa ang bata na gawin to, mali yun. Pero correct me if I'm wrong, lahat ito, basta child labor, mali. Pero dahil sa sistema natin, dahil sa pangangailangan, yung mali, nagbumuka ng tama. So yun lang yung stand ko doon. Opo, yun lang po yung stand ko doon. Siguro, may we hear from Andrea. Anong opinion mo doon sa tanong ni Charmy? Please unmute. Yeah. So, similar to what Direk said, because ako din po, somehow I experienced it myself at a very young age. Parents got separated. Di naman super ganun kabata, katulad ng iba. Pero in my own experience na ano, I was barely 18, medyo nagsimula na po akong mag-artista. You know, siguro innate na rin para sa ating mga Pilipino na inuuna natin ang pamilya natin more than our own well-being, di ba? At an early age, we nasasabak na tayo sa mundo and we'll try to you know, to contribute to the family. So, yeah, and there are millions of children na that are going through the same. I cannot judge the parents because you know, sa kahirapan ng society natin, you know, there are so many factors eh. So yeah, it's a sad fact of life, but yeah, I guess it's the Filipino in us, you know, that we really want to reach out and help our family. Thank you. Andrea, maybe si Sir Sol? Ako kung at sa isa aking opinion at sa aking pag nakakakita ng ganong sitwasyon. Inaalam ko kasi kung ano ba yung ito bang pagtulong ng mga bata sa kanilang pamilya ay dahilan ng kanilang mga magulang. Sinabi nga ni Direk, merong ganong merong ganon sa mga Pilipino na yung tutulong ka sa yung ina pag ama o kaya sa gawain bahay, kung sa ekonomiya nakita na sila'y namumulot ng kalakal para makatulong. Pero yung, sa una kasi, parang nakikita ko laro lang doon sa mga bata, yung pagtitinda ng sampagita, tapos nag-ano lang sila, minsan nakikita mo, nagsasayaw-sayaw eh. So, sa una, ano yun, parang laro lang sa kanila, pero yung pag bumabad ka na doon sa katagalan ng ganun,
hindi naman sila pinipilit magtrabaho, di ba? Forced na child labor. Yung pag nakita sila ng mga manulat na o kaya periodista o lalo ng mga galing sa ibang bansa, ang tingin nila child labor. Pero iba yung kultura natin eh. Meron tayo yung maski yung isang bata, yung pananaw niya, ako'y makatulong sa home economics. So, na hindi nga nanggagaling doon sa magulang kung pusa nung bata eh. Oo. Yun lang yung sa aking observation. Oo. Okay, siguro point of view nila mga baget. Siguro si Jhassy. Ako naman po talaga, nung nalaman ko nga po about child labor to, naisip ko na sobrang blessed ko pala na hindi ko na-experience. Yung na-experience ng ibang bata na kailangan agad nilang magtrabaho sa murang edad para mabigyan ng pangkain yung pamilya nila, yung mga magulang nila. And gaya naman din po nang sabi nila direct, may iba-ibang dahilan naman po yung family nila, yung bata, kung bakit nila ginagawa yun. And wala naman po siguro ako sa katayuan para i-judge kung bakit kailangan agad pagtrabahuhin yung bata, na kailangan agad ma-experience ng bata yung ganong pangyayari. Pero kung ako po may sasabihin ako sa mga biktima ng child labor, gusto ko sabihin sobra po akong proud sa kanila kasi nakakaya po nila yung mga bagay na hindi kayang gawin ng iba sa murang edad. Yun po. Si Bamboo? Bamboo B. Yes po. Yung child labor po kasi is parang may two types po talaga siya. Yung mga family members po na pinipilit and kapag hindi nakakuha ng sapat na income is tinotorture nila yung anak nila or something. And that is really not unpleasant po, diba? And nakakaawa po. Pero meron din naman po yung mga namumulat sa realidad na gusto nila magtrabaho is para makatulong sila, yung kusang loob nila. And for me, siguro pampalubag loob na lang yun sa family nila and mas okay yun kaysa dun sa fino-force sila ng family nila and sinasaktan pa sila kapag di sila nakakakuha ng sapat na income. So, naaawa ako dun sa mga ganun po. Okay, last baget, si Cassie. Yes po. Sa akin po is mahirap po talaga. Pero po, ikaw. Thank you. Pero po. Baka dalawa ang gadget. Okay, off siguro yung isang volume. Sa akin po siguro, mahirap po. Pero po kung makakatulong naman po ako sa magulang ko, gagawin ko po personally. Yan po. Thank you po. Ayan, Charmy. Ayun. Thank you for sa inyong mga insights tungkol sa child labor. So yung second question ko for Miss Andrea. So how does it feel to be back filming again? And kamusta naman yung bakasyon mo dyan sa Boracay? Actually, sinunod naman po namin to while back. But anyway, I have been receiving naman offers, you know, guesting, and I'm so fortunate that like right in the middle, I'm with Viva, so I get asked sa GMA and also ABS. I just had to turn down a few shows because as of the moment, nandun po ako sa process ng, you know, egg harvest, IVF. So, may mga instances na talagang masakit man sa loob ko. I was supposed to be part of Broken Marriage Vows with ABS-CBN, Dreamscape. I had to beg off because of that. But, naipasok naman nila ako sa isang guesting sa hindi, huwag kang mangamba, am I right? With Andrea Villantes. Yan generation also papasok din po. But I'm very fortunate naman na kahit pa paano, kahit na
tumatanggi ako sa iba, meron pa rin dumarating. And it's shorter. That's important kasi for me dahil wala yung sa anak ko nga, dahil nga sa pinagdadaanan natin, nahirapan akong alagaan yung anak ko because wala akong mapag-iiwanan. So, yeah. And your second question is? How's your vacation? How's the vacation in Boracay? Wonderful. Kahit po habagat, binabagyo po yung hotel namin. But, ini-enjoy na lang po namin yung moment, especially with my daughter because nga siya yung pinaka-affected with this pandemic. And whenever we get this chance talagang, you know, we make the most out of it. Yun lang, sige. Thank you, Miss Andrea, and thank you, Mel. Thank you, Charmy. Good luck sa film. All right. Our next question will come from another roadship. Marinel Cruz of Inquirer. Marinel. Hello. Can you hear me, guys? Mel, can you hear me? Okay. Ayan, yung love first me, question ko is kay Sir Soliman. Yeah. Sir Sol, hi. Kamusta? Buti. Ayun. Ano, tanong ko lang, na-shoot mo ba tong film na to, yung Pugon, before or after kang umalis papuntang Romania? Bago pa. Bago. Bago pa. Oo. Hindi, kasi yung question ko po is, ano po yung mga take home nyo or take away nyo from the experience in Romania in terms of production? At saka, yung, ano sana yung gusto nyong ma-adapt na rin dito sa Pilipinas na natutunan nyo doon? Pa-share naman. O naman, sige. Sharing. It's scary. Okay. Ano lang yung, kasi, nagkausap din tayo sa sa Romania, sa Bucharest. Tapos sinasabi ko nga sa iyo na doon bago mag-shoot, may, kasi full length nga, may dalawang linggong ensayo. Una, tungkol sa script, parang may dramaturgy. Tapos, pangalawa, pagpunta namin sa actual set, merong rehearsal for the camera, tsaka sa ilaw, bago mag-shoot. Ito naman kasing ginawa namin na Pugon ay short film. Pero kung maaari kong imungkahi din kahit short film, meron kang isang o dalawang ensayong rehearsal para magkaroon na kayo ng tapestry nung number one, your director, the script, your co-actors, the crew, o meron sa actual set tsaka yung sa camera. Gusto kong i-share ba? ano po yung na-enjoy nyo sa paggawa nitong this particular film, yung Pugon? Kung baga sa pagkain, may lutong bahay. Yung paggawa namin dito, parang lutong bahay. Masayahan. Parang nasa isang bahay lang kami, nag-uuntahan. Parang hindi kami pumasok sa isang restaurant na may waiter, may ganun yung atmosphere. Thank you, Sir Sol. Tatanong ko din yung same question kay Andrea, kung ano yung na-enjoy niya dito kasi kanina agree siya kay Sir Sol. Andrea. I guess ang na-enjoy ko sa paggawa ng mga indie films is the fact that you just focus on your craft, you focus on talagang, you know, yung creative side of everything and walang masyadong mga egos. you know what I mean, like walang mga ganong issue. So, star complex. Ganun. Walang mga ganon, dali mo yung sarili mong cup, dali. Naputol yata si Andrea. Yeah. Oo nga. Magtatanong na lang muna ako kay Derek.
I also started in interviews. Andrea, naglalog ka. Oh, yeah. Oh, sorry. Ayun, paulit na lang yung sagot. Wala kami narinig. Naglalag siya, Mel. Oo nga. Yung, siguro yung last part lang, Andrea, yung sinabi mo. Naglalag. Baka bumabag yun na. Naman. Oo. Sige, si Direk Gabby na lang muna. Sige, si Direk. Direk Gabby. Ayun. You mentioned, kasi kanina na ba natanong tungkol sa child labor? And in this film ba, kasi yung mga produkto ng isang director reflects kung ano yung views mo. Ito ba, meron ka bang stand on the issues na na-tackle? Like, yun nga, child labor. And also parang may hint na child molestation. Tama ba, Direk? Did you make a stand in this film sa mga issues na to? Yeah. Ma'am, yung background ko kasi sa news. So I'm a director in Unang Hirit for a very long time. So parang sa amin sa GMA, kami ay binugbog na kailangan balanse. Pero dahil filmmaker ako, ibinigay ko talaga sa audience yung stand ko dito. Pero binigyan ko rin siya ng kabalansin nito. So, may bias ng konti kasi it's my film. Pero I'll make sure na mag-isip din yung mga tao dun sa pagbabalansi ko dun sa issue. Na pwede mong sagutin sinong may kasalanan. Pag nasagot mo kung sinong may kasalanan sa child labor dito sa film na to, may kasunod kang tanong. Tama ba yung sagot ko na siya lang ba talaga ang may kasalanan? So, yun po. Na, balansin naman siya. Hindi naman talaga siya na, I know where you're coming from. May mga filmmaker na, dahil itong stand ko, ito na to, tutok na to, ipapako ko to. Ito nagpako ako, pero yung pagkakabaon, pwede ka pa rin mag-isip kung nasaan ang pagkukulang. Para may time din yung audience ko na kung may movement siyang gagawin para makatulong sa problemang ito. Kasi this is a statement film eh. Hindi ito ordinaryong film na ma-entertain ka, tapos isip ka ng konti, tapos na. This is a statement film. Ikaw na manonood, may chance ka rin na tumulong para mabago yung problema. Sana nasagot ko. I'm sorry. Ganda. Direk, bakit mo naisipan isali siya sa Cinemalaya? Siyempre, Cinemalaya. Wala sigurong director na kagaya ko na lalo yung mga nagsisimula na hindi nangarap kasi lahat naman ng almost all sa kasalukuyan na lahat galing sa Cinemalaya, yung magagaling na director, yung magagaling na scriptwriter, yung magagaling na mga artista. So ang sarap lang ng part, ang sarap lang ng pakiramdam na nakasama ka. Kasi bago ka makasama, may mga proseso yan, daming nanonood, magsasabi na, pwedeng ipasok, pwedeng hindi pasok. So, yun lang. Padalawa, maraming filmmaker ngayon na nagkikita ng view ng isang director. Gusto ko sa mga kapwa ko filmmakers sa industriya, pag nakita yung pelikulang to, pwede lang sabihin na pwede pala akong gumawa ng statement film, kaya ko palang sabihin yung prinsipyo ko sa pelikula. At pag marami yung nakagawa nun, mas marami kaming maitulong sa ekonomiya natin, marami kaming maitulong sa point of view ng ibang mga taong manonood na sooner or later makakatulong din sa bayan natin. Ayun po. Pahabol lang sa iyo, Direk, kasi hindi yata to for competition. Yes. Meron akong isang for competition, pero hindi siya nakapasok kasi bawal yon kasi nakapasok na siya sa Kisumbing Escandor Film Festival. So yung ang mga abo, pareho ring CCP yung nag-i-spearhead. Pero ito pong Pugon for Indonesian talaga yung target namin dito. Okay. Thank you po, Direk. Balikan ko lang po si Andrea.
Andrea. Hello po, Miss Marinel. Yun, yes. Oo, kasi hindi namin narinig yung answer mong last part. Ah, yeah. So, I was saying that syempre nung nagsa-start din po ako sa pag-aartista, talagang puro ko indie movies. So, it's a very, ano ba, kumbaga, I love doing indie movies because yun din po ang pinanggalingan ko. Doon din po ako nag-start. As a matter of fact, yung isa rin pong ginawa ko rin pong indie movie, pumasok din sa Cinemalaya yung Romeo and Juliet. So talagang malapit po sa aking puso ang paggawa ng mga indie movies. With Mylene. With Mylene, yes, yes, yes. Andrea, kasi kanina na-mention mo yung Egg Harvest and the IVF. Oo, na-pick yung interest ko. Pwede ka pong mag-share about that? Nako, ano pa bang ano nyo? Nandiyan si Miss Alice Dixon, lahat na nagpapanik. I'm not gonna bore you with my reproductive history, but bottom line, medyo I'm in my early 40s, so I cannot have a baby normal way, so yun na yung last resort. I've been doing a lot of yung process ba ng to have another baby, and medyo nabugbog yung nakakabugbog sa katawan, nakakabugbog sa emotion, sa lahat-lahat, no, with all the I don't know the medicines that I've been taking, and unfortunately I cannot work that much that well. So yeah, that's what I mentioned earlier, that it's been a while since I've been out. It's because of that. Pero yeah. In emotionally, you're prepared naman kung anong mangyari sa yes. Mm-mm. I'm very fortunate I have Bea. Maraming dumadaan sa ganito na they don't even have just even a child. But I'm fine. Kung anong ibigay ni Lord, I'm fine, but at least I can say that I tried. Yes. So for the last time, because I'm very, very young. Yeah. Okay. Thank you. Thank you, Miss Marinel. Thank you po. Meron pwede pa kay ano, Jhassy? Oh, go. Tanong ko lang po kung nagkaroon ka ba ng second thoughts in accepting this. Yung mga ganitong klaseng tema ng film. At saka, paano ka namulat nitong film na to ni Direk Gabby? So first question niyo po, hindi naman po ako nagkaroon ng second thought na i-accept tong project na to, dahil sa una pa lang po, sobra na ako natutuwa kasi magagawa ko yung gusto ko. At the same time, sa film na to, may matutulungan ako kasi may mga lessons na ipapahiwatig tong film na to. Kaya hindi naman po ako nagkaroon ng second thought dito. And sa second question naman po, ano po uli yan? Paano ka namulat nitong pelikulang to? Kasi nga, di ba, sensitibo yung tema niya. Yes. Well, po. Mga realization. Yes. Mas lumawak lang po yung pag-iisip ko sa mga gantong usapin, like yung child labor po. Mas naintindihan ko po siya kung paano. Na-realize ko po nga, gaya na sabi ko kanina, na sobrang blessed ko talaga na hindi ko na-experience yung mga gantong bagay. And at least po dito sa film, kahit scripted or na feel ko po na isa rin po akong biktima ng ganon. Kaya sobra po talaga ako natutuwa na tinanggap ko tong project na to. Thank you. Thank you, Mel. Thank you po. Alright, our next question will come from Boy Villasanta of Opinion, Market Mirror, Market Monitor, and Jari Pinoy. Take it away, Boy. Boy Villasanta, your turn. Yeah, hi. Yeah, magandang hapon po sa inyong lahat. Isang maulan na hapon, pero masagana dahil ulan. I have four questions. Kay Direk Gabby Ramos, kay Andrea del Rosario, kay Soliman Cruz, at sa tatlong mga bagets, no? Unahin ko kay Direk, no? Direk,
Paki-share naman ang iba pong iba mo pang background as an artist, as a film artist, yung mga creative backgrounds mo aside from your journalistic background bilang director ng Unang Hirit, no? So ano pa yung iba mong background creatively? Okay, I'm sure hindi naman ako sumasayaw ng ano. Nakagraduate ako sa Far Eastern University sa Media Arts. Then nagkaroon ako ng scholarship sa Australia para sa film and advertising. Pagdating ko sa Pilipinas, unang kumuha sa akin si Dick Gordon para sa paggawa ng Wow Philippines, kung alam niyo yung Regine. Kilala niyo ang ganda ng Pilipinas. Then TV5 agad sa trip ko to, nag-TV agad ako. Puro ako TV. So, master ko kasi ang live at saka live show and yung pagbuton-buton at saka magazine show. So, dahil nag-magazine show ako, na-focus po ako sa commercial. So, meron akong mga bear brand ni ati ni Vilma Santos. Alaska sa akin po yung mga projects na to. Camellia Homes. Yung kay mga Villar Properties pagdating po sa mga TVC nila. So, creative background ko talaga is TV and commercials. Meron akong mga shows sa Studio 23, TV5, pati IBC13 ng Pinoy Harvest, yung kapalit ng ano, kinair ko din yan. Nagkaroon ako ng first full-length movie noong 2013, Mestizo Goldmine. Siguro alam niyo yan. With yung pinroduce ni na Robbie Tarosa. Yes, si unang nag-produce si Robbie kaysa kay Joel. So, after that, kasi hinihila ako sa television. So, tsaka sa paggawa ng commercial. Ngayong pandemic, mahalaga. Kasi nung biglang kumilik si pandemic, bumalik kasi sa akin yung pagmamahal ko sa paggawa ng pelikula habang ginagawa ko tong ano itong mga TV. Nagla-line produce din ako sa mga iba. Ngayon running kami sa ako po ay line producer with Malvarda movie with Manny Pacquiao. So ngayon nag-ongoing pa siya. I'm sure alam niyo yung anong yon. Yon, pagpatak po nung pandemic, apat po agad ang aking nagawang short film. Ang isa dito, yung Under CCP din, Kisumbing Escandor Film Festival, finalist po tayo ngayon, September ang competition noon. Tuloy, kasi tama ka, pagka may passion ka, mabalikan mo siya eh. Kahit alam natin dito sa indie, wala talagang pang masyadong budget. Na parang pagkatapos mo ng pelikula, mayaman ka na agad o meron kang malaking takeaway. So, yun, binalikan ko talaga ngayong after pandemic. And super nag-enjoy ako. Mukhang in due time and God's will, gagawa po tayo ng marami pang pelikula after this Pugon. Full length naman, I'm sure sana nandyan pa rin po kayo para supportahan. Yeah. Good luck ha, good luck. Thank you. Kay Andrea, hi. Hello, Andrea. Hi, K-Boy. Yeah, hi. Ang yes, magandang apo. Sinabi mo kanina na matagal kang hindi gumawang pelikula. Dito sa Pugon, ano yung na-discover mo sa sarili mo bilang artist, no? Bilang actress na yung may ibubuga ka pa rin pala ng iba noong na nagawa mo na noon. So, ano yung na-realize mo na, hey, mayroon pala akong iba pang kind or meron pa ba iba pang aesthetic sa kung ilalabas dito sa Pugon kahit na ito ay short film lamang? Nako, sana nga po merong ganong may ganon silang makitang side of me. It was quite challenging to start it because like what I said, it's been a while since medyo lumabas po ako ng mga ganitong artsy na movies, and then at the same time it's a short film, very challenging for us actors to somehow, you know, like get into, you know, like yung vibe po nung characters namin is
or yung namin yung aming mga characters, ma-invive namin yung characters namin right away. So but yeah, I discovered that, you know, it's really still one of the best things for us artists to develop and to hone our craft to do movies like this. You know, katulad nga sabi ni Direk, hindi naman po kami yayaman sa indie movies, but there's really something about it that hahanap-hanapin mo, that you know in your heart as an actor, you really have to do. You know, it's really for the love of the craft. So yun lang ang na-discover ko sa sarili ko. I'm like, I wanna do more! Yun, yes. So, kudos to you, Direk. I hope we do more. It's in spite of what's going on in our industry, Direk. I'm very happy that there are a lot of directors, especially, you know, like a lot of directors like Dean that still moving forward, still doing a lot of projects like this, not only for us actors, but also those people behind the scene. And syempre, yun, apektado po ang buong industry, kayong mga media, ganun. So, I'm very, very proud to be in this industry. Right. Thank you so much. Good luck sa iyo and enjoy your Boracay stint. Thank you po, Huya Boy. Kayo rin po, stay safe there. Thanks. Kay Soliman naman. Soliman, you have gone further in your journey as an actor, as a person, than your co-stars here in Pugon and your other creative fellow creators in the film. Ano yung na-share mo naman dito sa mga halimbawa, sa mga bagets dito kay Lakasi, kay Jhassy, kay Bamboo na natutunan mo na at matututunan pa nitong mga bagets na ito? Dun sa tanong mo, sir, kung ano yung naibahagi ko sa kanila, siguro bigyan natin ng pagkakataon kung ano ba, itanong yung mga bata kung ano na pamahagi ko sa kanila. kasi sa kanila po manggagaling yung kasagutan kung ano po yung na-share ko sa kanila. Gaano mo minani itong role na ito? Itong pag-arte mo dito sa Pugon. Siyempre, seasoned actor ka na. So, lagi bang take one o ano ang what transpired in the shoots? Hindi ko naman minani kasi ang ginagawa namin tinapay. O gaano ang minasa? Oo, yun. Minasa, yung pag-arte dito. Oo, paano ko minasa? Yun. Ang nagmasa sa akin, si Direk eh. Ang tamang tanong, gaano kadaming tinapay ang kinain? Gaano kadaming tinapay? Oo. Eh, ano po yun eh. Kasi madilim yung pagkatao. Kaya kailangan ko tumahimik. O sa isang kanto. Tsaka hindi ko mahanapan ng sandali na magpatawa. Kasi naghahanap ako ng mga sandali na magpatawa naman ako minsan, pero dun sa hiningi ng character, kailangan talagang nasa isang sulok lang ako eh. yung intense. Oo, intense. Tapos parang yung sinasabi sa yung sinabi ko kanina, yung character ko parang ako yung nilagay sa Pugon na hindi na nahulma, yung nasunog na laang. Eh ang ginagawa ko ay ayokong iuwi to pagdating sa tutulugan. So yun na lang yung aking pinaghandaan, yung ayokong iuwi to kasi kasama ko dun sa shooting yung anak ko eh. So baka pagdating ko iba yung buti na lang pagdating ko dun sa aming tutulugan, yung anak ko ay nasa harap ng karagatan, kaya sabi niya, "Tay, tingnan mo, napakaganda ng buwan." Yeah. Saan pa kinunan ito?
sa ano po, sa bayan po ni Direk. Tama po ba ako, Direk? Oh, sa Batangas ito. Meron tama po. Sa Batangas po. Sa harapan mismo ng dagat. Ay, ano po. Okay. Salamat, Soliman. At siyempre, sa bayan ni Miss Andrea. Ah, sa Kalatagan. Pareho po, Kalatagan, Lian. Yan lang po kami summer sa mga sa... Boundary, ba? Boundary. Parang boundary. Ganun ba yan, Direk? Yes, boundary. Oo. Okay, salamat, Soliman, at saka Direk. At dun sa tatlong bagets, kay Cassie, kay Bambo, at saka kay Jhassy, dahil nga sinabi ni Soliman Cruz kanina na kayo na lang ang tanungin kung ano ang naging impluensya ang mga ibinahaging mga payo ng isang mas veterano sa inyo, mas maraming karanasan sa paggawa ng pelikula, sa pag-arte, at sa tunay na buhay, ano ang inyong natutunan kay Soliman Cruz, kay kahit na kay Andrea del Rosario o kay Gabby Ramos bilang mga artist na inyong natutunan at tataglayan sa inyong pagiging artista. Uuna na lang po ako. Okay po, uuna lang po. Siguro po yung natutunan ko po talaga is yung pagiging professional po. Dahil, especially po kay Sir Soliman, may mga scene po na sensitive and ginabayan po talaga nila ako, mga co-actors ko sa mga scenes na ganun po. Kaya, sobrang professional po. Yun po yung pinaka na takeaway ko po talaga sa kanila po. Yun. Okay, yung sa dalawa pa. Yes po. Ako naman po, this Pugon film po with Sir Soliman and Tita Andrea po. It was an honor po talaga na makasama po sila. Surprise din po ako nung nalaman ko po na nakapasok po kami sa Cinemalaya. Like dati po, pinapangarap ko lang po and ayun na po, andito na po kami na nandito na po kami sa Cinemalaya and I'm very surprised po talaga. I'm very thankful din po kay Direk kasi po nagtiwala po siya sa acting ko and marami po ako natutunan sa Pugon while shooting, during the shooting and after the shoot po ng Pugon film. And babaunin ko po yon habang nandito po ako sa showbiz industry. Si Jhassy. Ako naman po, ang natutunan ko po kila Sir Soliman and kay Ma'am Andrea po, magaling po kasi sila umarte, parang professional na nga po. So parang kailangan ko po pong pag-usayan pa. Doon ko po na labas po lahat ng paano po kumarte. Yun po. Parang sila po yung naging motivation ko doon. Yun lang po. Yeah, thank you so much. Okay lang po ba? Okay lang po ba? Na ano po, isa lang din po sa natutunan ko kay Direk, Gabby, is yung dapat i-set aside mo yung pagkatao mo at ilagay mo yung pagkatao ng character mo sa iyo. Parang suotin mo yung sapatos ng character mo para mas magawa mo ng maayos yung pinapagawa po sa inyo. Yun po. Yeah. Uy, thank you. Good luck sa inyong lahat, ha. Thank you po. Salamat, Kuya Boy. Our next question will come from Nas Tabares of Pelikula Mania. Nas? Hi, good afternoon. Kay Direk po. Direk Gabby. And hello po. Ask ko lang po, paano po naging proseso ng casting? Nag-audition po ba sila or handpicked po? Ay, ano po to? Audition po. Audition po. Tapos, bilang kasing director, kalahati ng trabaho mo, tapos napagtama ang casting. So, alam namin yon. Padalawa, alam ko na statement film ko to at alam ko na heavy yung acting na dapat hindi naman OA yung acting. So, maraming bata, so nag-post ako, nag-ano ako, then nagdala sila ng maraming mga VT, ano, mga videos. Then nung nakapili na ako ng top, kasi ang requirements, unang-una hindi pwedeng sobrang puti, hindi pwedeng, alam mo yon yung mukha. So, nung napili ko sila, nagkaroon ng final casting din, tsaka uli nagkaano. Hindi siya handpick.
Tapos yung kay Sir Sol at saka kay Miss Andrea, niligawan ko talaga sila, sinusulat pa lang yung pelikula. Kasi yung character reference ko pang yun ang peg. Pang Andrea at saka pang Soliman. Sabi ko pag kasi nakita ko na silang magtrabaho eh, yung kanilang appearances, yung personality nila. Sabi ko pag ito nakuha sabog to, pag pinaglapat ko yung dalawang character na to based on their background, based on yung appearances nila. Pag nag-match tong dalawa, malupit to, maibigay ko yung statement ko sa audience. So yun po. Maraming salamat sa panliligaw, Direk. Haba nandigawan ko. Thank you, Direk. I do. May ganun eh. Tsaka may ano pa, may nagkaukulang advance. Nako, thank you Direk. Pinagsama nyo kami ni Sir Sol, my dream to work with him. O, di ba? Thank you. At syempre, mga dinaanan mo na, hindi, kasi sila yung, I'm sorry ah, number one, ito yung parang nakakagulat dun sa film. Nung ginagawa siya, nung nagka-casting pa rin kami, syempre, Soliman Cruz, lupet, tapos Andrea, malupet. Tapos hindi mo sila basta pwedeng, hello, pare, pwede ka ba mag-ano? Hindi pwedeng gano'n. Number one, schedule. Number two, yung kakausapin. Si Miss Andrea yung kakausapin, yung crowd niyan. Tapos, ano ang script, ano ang gano'n. Hindi siya yung, eto na, shoot na tayo bukas, hindi talaga gano'n. So, na-appreciate ko. Yung mga bata, gano'n din. Jhassy, kasi Bamboo, may mga, kahit mga bago pa lang sila, meron silang mga project offer din. Tapos yung, syempre may mga parents na, anong role, anong gagawin, gano'n. So, blessing lahat ng nangyari nung nagsama-sama sila. Blessing. Sana mapanood mo para mapanood niyo lahat para makita niyo kung paano i-chemistry yung lahat sa kanila. Mama Andrea. Yes sir, Saul. The feeling is mutual. I do. Tapos i-remind ko lang, ano ko lang kayo ha. Kaya mahirap din to kasi yung scheduling nila. So may mga scene dyan na nagda-dialogue wala na si Andrea kasi yung schedule niya, schedule ni Sol, wala na si Sir Sol yung schedule niya. Alam mo yung parang ako minsan si Andrea, ako minsan si Sol, ako minsan yung ano, para lang sila mag-match. Pero ang husay eh, kasi bibigay mo lang sa kanila na ito yung tension, ito yung beat, ito yung hinga, ito yung ano. Kahit wala, talagang makikita mo na nag-usap sila. Except yung nakita nyo sa trailer na kailangan maglapat sila talaga. Ayun po. At pandemic na yun, kaya medyo talagang ginawa namin ng parang feeling ko ECQ pa nang ginawa namin ito, yung height ng ano ng pandemic ginawa namin last year. And second direct question direct. Para sa inyo, gaano kaimportante po yung kwento ng Pugon ngayon? And bakit po? Para sa akin, gaano siya kaimportante? Gusto ko lang sanang sabihin sa mga tao, kahit sa inyo lahat, na kung meron kang takitang bata, kasambahay mo man siya o kaano mo man siya, hindi normal na iprenda yung mga bata. Kahit sabihin mo na pinag-aaral naman namin siya, maganda ang tutulugan niya, okay naman siya. Kung gusto mong tumulong ka ng bukal sa puso mo. Hindi tumutulong ka dahil nakautang yung magulang niya sa'yo. Dahil ang kapalit ay ang batang ito magtrabaho sa akin. Maraming nangyayari niyan. Kumpare, sige, utangin kita, pero basta magtinda na ng fishball. So, akala mo, binigyan mo ng trabaho, pero mamaya, nagtinda na ng fishball, mamaya siya na nag-guide ng fishball, mamaya siya na nagbabay, siya naglilinis, mamaya uwi sa bahay, siya na rin na maglilinis ng bahay nung tiyuhin niya. Gusto ko mapanood nila to para naman, i-shake naman ng konti na, uy, hindi normal yan. Hindi talaga normal itong mga nangyayaring ito. So, importante siya sa akin pag napanood ng maraming tao. Kaya siya nasa exhibition, kaya din tayo narinito
para sana po matulungan niyo po ako na sabihin ang hindi po para sumikat si Pugon, hindi po para sumikat yung mga artistang narito bilang filmmaker. Gusto ko po sabihin, matulungan niyo ako sa mensahe ko na konti lang, hoy, hindi normal yan ginagawa mo sa pamangkin mo. Hindi normal yung ginagawa mo sa ano. Pag naipasok natin sa isipan at puso ng mga taong may gantong sitwasyon, happy na po ako doon. Yun po yung pinakang importante sa akin. Yun lang po. Thank you. Thank you, Nats. Thank you.